Ayan. Okay guys. So, eto, ako'y nagbabalik. Recap muna tayo sa mga kaganapan at kung bakit matagal akong nawala sa YouTube. So, last year, nagkaroon ng pandemic sa buong mundo. ABS-CBN shutdown. Tapos nung shutdown, ayan na, lockdown season 1 na tayo. Hindi ako ready. Walang savings. So, naisipan ko na mag-loan ng money para mag-start ng YouTube channel. Bayad ko na pala siya, by the way. I started my YouTube channel and ewan ko, medyo somewhere along the way, bigla ako nawala ng gana kasi hindi pala siya ganun kadali when ikaw yung nag-e-edit, ikaw yung nag-recreate ng content, tapos magkasama rin anxiety. Feeling ko, hindi siya ganun kabilis mag-pick up to generate cash flow. Ayun, after a while, nung nawalan ako ng motivation, syempre, bills are piling up. Hindi naman apektado ng pandemic ang bills. So, kailangan ko umisip ng way to generate regular income during the lockdown and the pandemic. So, I decided na ibenta yung kotse ko, si Peewee. Binenta ko rin yung Gibson guitar ko para mabayaran yung bills na nagpile up and makapag-start ng online business. So, yun na nga. Nag-start ako ng online business, which is No Bake Cheesecake, yung Pabst Cheesecake. At first, it did very well. Nakatulong siya. Nakabili nga ako ng motor, si Salvador. Bakit Salvador? Kasi Yamaha Salvador. So, nakabili ko ng motor for transpo, kapalit ng kotse. So, yun. Medyo umu-okay naman. Pero, sa una lang pala, after the hype died down, ayun, wala na ulit. So, tinigil ko na and I started na maghanap ulit ng ibang racket. Once again, kailangan ko maghanap ng pagkakitaan para sa mga bills, sa mga bagay-bagay, sa mga gastos. And thankfully, si Dimples nagbigay naman ng racket dun sa isa sa mga ini-endorse niya. Kailangan daw gumawa ng jingle. Since lyricist naman ako, technically. I mean, sa banda ko ako yung nagsusulat ng lyrics. Kailangan lang namin maghanap ng ibang gagawang melody kasi hindi naman ako magaling sa pag-compose ng melody, sa lyrics lang ako. So yun, nakagawa ako ng lyrics for a jingle and then nakatulong din yun to pay some of the loan, tani-loan ko para sa equipment sa YouTube channel. Tapos, after nung racket na yun, nag-resume yung season 1 ng HIH ng taping. Yung kinita ko rin doon, naibayad ko ulit doon sa niloan ko for the YouTube channel. After that, natabaan ako sa sarili ko, so I went on a diet, lost 70 pounds, which is good, pero I kinda gained some back. Because yung stress recently, grabby. So yun nga, I lost 70 pounds. Maganda ang effect kasi may mga nakapansin. So may mga pumasok na trabaho because I lost weight. I mean, aminin na natin. Mas pinapaboran sa show business ang payat kesa sa matataba. Which is sad. So yun, things are looking up and then yung mga projects na pumapasok, hindi pa agad nagsisimula. So, bills ulit are piling up. And I kinda got this crazy idea in my mind to ask certain relatives if I can live with them for a while. Which is, looking back, sobrang maling decision. So, I asked to live with them. Siyempre, nung una, may agam-agam sila kasi ayaw din naman nilang makitira ako sa kanila, which is ako na naman, ayaw ko makitira sa kanila. Wala lang akong choice at that time. And then, after I said na sa friends na lang ako nakikitira, may nag-offer naman na isa, they changed their mind na parang baka ko ano sabihin na. So, pumayag sila. So, yun, I moved in with them. Tapos, lumala pa nung nag-lockdown season 2 dahil yung mga projects got pushed back ng sobra. And parang napatagal yung pag-i-stay ko sa kanila dahil nga na-push back yung mga projects. And then may racket na pumasok. And then I finally got to pay yung remaining ng loan ko para sa equipment nitong YouTube channel. So, bayad na yun. So yun nga, while I was with these certain relatives, syempre, alam ko namang nakikitira lang ako. So, I tried to pull my own weight. I contributed, considering my current financial situation. Pero dumating dun sa point na parang
damned if you do, damned if you don't ka. So parang I just kept my head down, stayed mostly in my room. Lalabas lang ako to buy food for myself kasi hindi ako sa kanila kasabay kumain. Sa room lang ako kumakain. So yun, may mga racket na pumasok na hindi kailangan na lumabas. So yun nga, nabayaran ko yung sa equipment ng YouTube. So parang things are looking up again. I was hopeful na makakapag-ipon ako for my own place or enough to rent. So yun nga, tapos may nag-back out or no-show ata sa pila ng bakuna. So finally, nakapagpabakuna ako nung August dahil may hindi sumipot. Kasi hindi ko ginamit yung comorbidity ko eh. Kasi sometimes tumataas ang kilay ng mga tao kapag pinakita mo na PWD ka because of ADHD, ganyan. Na-experience ko yun one time sa bangko. Pumila ako sa PWD, ang sama ng mukha ng teller. Kahit pinakita ko na yung ID ko, ang sama pa rin ng mukha niya. Feeling niya, siguro I was faking it. Pero yun nga. So hindi ko ginamit na yung comorbidity or PWD. So naghintay talaga ako na yung pinaka-last sa listahan na mga magpapabakuna. Kasi gusto ko rin na mauna yung mga frontliners natin. And thankfully, merong slot na nag-open at nabakunahan ako. But after a month ko mabakunahan, eto na yung nangyari. Nagka-COVID pa rin ako. Nagka-COVID ako, and then, sadly, nagka-COVID din yung mga kasama ko sa bahay. And I kinda got blamed for it. So, nung nagpapagaling kami, nagkaroon ng konting sagutan, and then ang ending, I was asked to leave the house. Siyempre, nakikitira lang naman ako. So, yung remaining days na nagpapagaling ako, nasa kwarto lang ako. Hindi ako lumalabas at even to eat, siguro madaling araw lang para jumingle. Ganun. So yun, nag-empake na ako lahat, and then nagmadali naman ako maghanap ng lilipatan. Yun nga, dahil sa pressure na kailangan ko umalis right away, once na magkaroon ako ng clearance at ma-swab ako ulit na cleared na ako from the virus, na-scam ako. Kasi gusto kong makuha kagad yung place na nakita ko online, yung pala scam siya. So, ayun, I got so frustrated dahil sunod-sunod yung nangyayari. Nag-vent out ako sa social media. Nalaman ng mga kaibigan ko. Yung iba nagtampo kasi hindi ako nagsabi na may pinagdadaanan ako, which is wrong. Kasi nga, dapat sila yung unang nakakaalam maliban sa pamilya mo. Yun, nalaman nila. Ang daming nag-offer ng help, which is I really appreciate. I am very grateful sa mga kaibigan ko na tumutulong without expecting anything in return. Thank you sa inyo. Siyempre, kailangan ko pa ba sabihin ko sino yung tumulong? Si Dimples at si Boyet. Tinagot nila yung bayad sa moving truck. Kung aware kayo kung magkano bayad sa moving truck, hindi rin siya ganun kamura. Lalo na sa panahon ngayon na ang bawat piso ay mahalaga. So, sinagot nila yon. I mean, I never asked them na kayo na sumagot. Sila yung nag-o-offer. And sometimes feeling ko may mga na-o-offend ako dahil tumatanggi ko sa tulong nila. Hindi ko alam kung tama ba o mali. Pakisulat na lang sa comment kung tingin nyo mali yung ganung ugali ko na. Kasi yung isa sa kanila sinabihan ako na sabi niya, hindi ka kapala ng mukha kung in-offer sa'yo at hindi mo in-impose na tulungan ka. Which is tama naman. Ayun, si Boyet nag-offer na siya na sasagot nung moving truck. Thank you, Papa Boyet. Follow nyo si Papa Boyet. Tapos, syempre, si ang ating Earth Angel, ang ating Anghel sa lupa, si Jel, nagpadala siya ng digital ayuda. Ayoko na mag-elaborate kung ano yung digital ayuda, pero nagpadala siya ng digital ayuda para makatulong sa akin sa expenses ng paglipat. Madami pa si Attorney Joji, nagpadala ng financial aid para daw matulungan ako makalipat. Mga kaibigan ko sa taong bayan, nag-offer ng financial help, pero since hindi ko naman kailangan talaga ng malaking financial help, tinatanggihan ko talaga yung iba. Yung iba lang talaga na feeling ko ma-offend kapag pinilit ko pa rin tanggihan, siyempre, tinanggap ko na. Pero yung iba kasi na alam kong same ko lang din na struggling because of the pandemic na nagawa pong mag-offer ng help, yun yung parang tinanggihan ko na. Madami, si Richard Kwan, ayan. Nag-digital ayuda rin yan. Na kailangan niya pa akong pilitin at magtampo-tampuhan siya para lang tanggapin ko yung digital ayuda niya. Yung iba, kinamusta ako kung okay lang ako. Yun lang okay na sa kanya. Kamustahin lang ako. Tapos, syempre, itong nilipatan ko.
ang nagpahiram ay hindi ko pwede sabihin kasi ayaw niyang pinapublicize yung mga tulong niya sa kapwa Pilipino and sa friends. Ganun lang talaga siya, ayaw niya. Ang gusto niya ay tumira lang ako dito ng libre. Pero parang ang pangit naman nun for me na baka mawalan ako ng motivation to help myself. Nagkasundo kami na I will still rent pero much lower price dun sa talagang rent nung place niya. Ang nakakahiya pa dun, dapat ibibenta niya na to. Pero nag-decide siya na as a friend, ipapahiram niya muna sa akin until I get back on my feet. So, thank you. Maliban doon yung mga subscribers natin kayo, yung mga OFW, I think may mga taga Japan, may mga taga Canada na talagang kinukulit ako kung saan sila magpapadala ng financial aid. And ay nakalimutan ko na kung sino, paki-mention na lang sa baba kung sino yung ano, grupo ng OFW na pinilit talaga ako. Eh ayoko namang baka mawala yung subscribers ko kapag ano, di ko tinanggap. So tinanggap ko na rin. At malaki din naman yun na itulong na. And kinukulit ako kung paano susuportahan yung channel, ganyan. Di ko alam eh. Inry ko gumawa ng Patreon account kasi nakikita ko yung mga YouTubers, ganun sila. Well, at least yung sa ibang bansa. PayPal din, hindi naman ako marunong. So, hindi ko alam. Siguro sa mga next videos, gagawa ako ng link or account if you want to support the channel. Hindi naman mandatory. Ito lang yung para sa mga nagtatanong talaga on how to support the channel. Kasi syempre, eventually, para makaproduce tayo na makaproduce ng videos regularly, I have to pay editors, moderators, para ang ginagawa ko lang is to vlog and to shoot content. Hindi ko minamicromanage lahat ng aspeto ng pagiging isang YouTuber kasi may pagka-OC ako. And sa lahat ng ano, nung experiences ko na to, ang pinakamalalang bagay doon, kumbaga yung cherry on top, meron akong severe panic attacks and anxiety attacks and depression. Hindi ako makabili ng gamot during the time of the pandemic kasi nga lahat ng mga doktor busy at ang mga ospital hindi ka ata pwede pumunta to consult a psychiatrist. So usually online. And yung gamot sa panic attacks and anxiety, antidepressant din, medyo mahal. Yun yung pinakamahirap kasi may tinatawag nga sa crippling anxiety na talagang hindi ka makakagalaw because of your anxiety. So, tapos yung lahat ng yun, nakalipat na nga ako. Now we're here. I am super grateful what I've learned dito sa experience ng for the past almost 2 years. First of all, you have to have savings. Huwag mong isipin na forever meron kang source of income. Kailangan magtabi ka talaga for a rainy day. Sabi nga nila, kung wala kang sinuksok, wala kang mabubunot or mahuhugot. Second, actually, I was torn kasi dito sa idea na to dati. Sabi nila, it's better to rent than to own a house. Pero nitong pandemic, na-realize ko na it's better to own a house. Kasi nga, if you don't own a house at nawalan ka ng income, syempre nagbabayad ka pa rin rent buwan-buwan. Eventually, you have to move out kapag hindi ka na makabayad. So, dapat meron kang bahay na bayad na, hindi yung niloan mo sa bangko. I mean, mas mahal bumili ng bahay ng cash, pero at least wala ka nang iniintindi for the next 25 years. Diba? Kasi kapag hindi ka nakabayad, bawi sa'yo yung bahay. Hindi mo na makukuha yung mga hinulog mo. Kailangan talaga may bahay ka. And isa pa natutunan ko, liability ang kotse. Promise. Ang laki ng gastos sa maintenance sa kotse. Kahit yung mga kotse na hindi naman sports car o ano, laki pa rin ng gastos sa maintenance ng kotse kumpara sa motor. Yung kotse ko umaabot na sa presyo ng isang brand new scooter eh. Kada maintenance pag may nasira, let's say, yung clutch, pinalitan o ano, yung aircon. Kung kaya nyong hindi magkotse, huwag na lang kayong magkotse. Kasi nga, ang laki na nababawas niya sa income niyo. And yun, natuto rin akong maging minimalist and essentialist. I-YouTube nyo na lang kasi feeling ko hindi ko ma-explain ng maayos yung essentialism. And minimalism naman, mas more on yung sinabi nga sa Fight Club na the things you own end up owning you. Totoo yun. Kasi nagigisi lang pabigat
or anchor. And yun nga, natutunan ko yung to prepare for the unexpected. Sino bang ready sa pandemic? Wala naman. Maliban doon sa mga doomsday preppers. Pero majority ng mundo eh, nabigla talaga doon sa pandemic. And then, sinabayan pa nga nung sunod-sunod na pamumulitika dito sa bansa natin. So, lalong gumulo. At isa pang natutunan ko ay no kung sino yung mga taong ano, totoo, pinapahalagahan ka. Don't push them away just because may pinagdadaanan ka. Some of them genuinely want to help you. And finally, isa mga natutunan ko ay never, ever ka makikitira, lalo na sa relatives. At least sa experience ko, never. As in talagang masisira lang ang ano mo, ang buong pagkatao mo. So, never. Never ko nang gagawin yun. Ever. Siguro if there's one takeaway from this whole experience, crisis doesn't create character. It reveals it. Hindi lang sa sarili mo, pati yung mga tao sa paligid mo. Nalalaman mo kung anong klaseng tao talaga sila, anong klaseng kaibigan, anong klaseng pamilya sila. Naglilitawan talaga lahat. Kumbaga, napilit nung crisis sa mundo na ilabas nila yung tunay na ugali nila. Yung kaplastika na wala, lumabas yung totoo. Miski naman sa akin, lumabas na yung totoong ugali ko. Good and bad. So yun, sabi nga mas mabuti nang alam mo kung sino yung kaaway mo. O kung sino yung kakampi mo. At kung sino yung hindi. Kaya yun, in-update ko lang kayo kung ano yung mga pangyayari sa buhay ko. At kung bakit hindi rin ako nakakapag-post. Kasi nung paglipat ko rin, parang natagalan pa yung application for internet. Medyo matagal talaga. Pero okay lang. Mabilis na daw yun sa lagay na yun. Kasi nga, usually, yung iba ay naabot talaga ng buwan. Kapag kakalipat lang. Tapos nagpakabit ng internet connection. Thankful pa rin ako na mabilis. Comment lang kayo below kung anong gusto nyo makita sa channel natin. And, yun nga, pinalitan ko na yung tawag ko sa mga subscribers ko na ka-SL. SL for self-love. Kasi, yun din yung isa sa mga natutunan ko na no one can serve from an empty vessel. So, mahalin mo muna yung sarili mo before trying to love others. At syempre, ano, be good to each other, lalo na sa mga kababayan natin. Medyo nagiging mean na tayo sa isa't isa. Get better idols, get better role models. Para na rin sa atin yun. So, bago ako magpaalam, dahil medyo mahaba na tong vlog na to, iiwan ako kayo ng isang quote. Family has nothing to do with blood. It's who's willing to be there for you when you need them the most. Thank you sa lahat ng umayuda at nag-offer ng ayuda. Sorry dun sa mga natanggihan ko dahil more than enough na yung natanggap kong tulong. Ayoko namang umabuso. And salamat din sa mga nag-offer ng tulong. And always know that mahal ko kayo. Thank you. Bye-bye.